Isang pinagpalang araw muli, mga kaibigan, mga kapatid, mga manonood. Nagplano na po ba kayo? Have you made any plans in your life? Sabi po ng Proverbs, basahin natin yung Proverbs 16 verse 9. In his heart, a man plans his course, but the Lord determines his step. Ano nga bang ibig sabihin nito sa ating pang-araw-araw na buhay, mga kapatid? Siguro kung akong tatanungin, simple lang. Maaring plano ka ng plano, plano ako ng plano. Ngunit hindi natin alam kung ito ba ang kalooban ng Panginoon. Or another way of looking at it is, plano ka ng plano, pero hindi mo alam. Wala kang hawak na oras. Wala kang pwedeng ipangako na bukas. Dahil lang may hawak ng bukas natin, ay tanging ang Diyos. Nakakatuwa, no? Hindi naman po tayo nililimitahan na mangarap or magplano. But, kasama natin sa plano ang ating Panginoon dapat. At ang ating mga plano ay maganda po kung ito ay iniaalay o inihahandog natin sa Panginoon upang ito'y basbasan niya. Dahil alam po natin na ang lahat po ng biyaya o anumang naad sa ating buhay sa pang-araw-araw o pang-matagalan, kapag ito po ay galing sa Panginoon, ito po ay walang kasamang lungkot, ito po ay tunay na biyaya, ito po ay hindi nagdudulot ng sakit o hirap. Kaya mga kapatid, nakapagplano ka na ba? Ano na yung pinlano mo? Ito ba yung tingin mo ang kalooban ng Panginoon? Paano mo malalaman ang kalooban ng Panginoon? Paano natin masasabi na ang kalooban ng Panginoon ay ito na nga? Meron pong magagandang mga senyales na sinasabi ang Biblia. Meron po tayong peace sa ating heart at sa ating mind. Isa po yung indicator. Meron po tayong joy. Wala po tayong mga bagay na ikinocompromise. Yan po yung mga bagay-bagay na makikita po natin na meron pong kasamang pagpapala at may kasama po itong biyaya ng Panginoon. Kaya kung po tayo ay nagpaplano, subject it to God, offer it to God, pray for it, para malaman po natin at makita natin ang tunay na direksyon ng Panginoon. Ay, sister, maliit lang naman to eh. Hindi ko na ito ikukonsulta sa Diyos. O hindi ko na ito sasabihin. Hello! Bago mo pa man yan inisip, alam na ng Panginoon. Obedient heart. Tinitingnan niya yung ating obedient heart. Amen. So kapatid, whatever are your plans right now, lay it to God. So that samahan niya ito ng pagpapala. Samahan niya ito ng bendisyon. Huwag kang matakot. Dahil ang lahat ng intensyon ng Panginoon para sa atin ay para sa ating ikakabuti. Ay para sa ikakalugod din niya.
So stick to that. Remember, do not forget God. Nakasama siya sa plano. Nais kong manalangin para sa ating lahat, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito kami, mga simpleng tao, may mga pangarap, may mga plano, may mga bagay na nais naming may sa katuparan. Ngunit alam namin, Panginoon, kami po ay limitado. Ang kakayahan namin ay merong hangganan. Kaya Lord, lumalapit kami sa inyo, itinataas namin ang bawat plano namin. Kapatid, mention your plans. Mention your dreams to God. Lord, narinig mo ang bawat isang nagsalita ng kanyang plano, ng kanyang pangarap. Ama, kung ito ang ikakabuti ng bawat isa sa amin, hayaan pong hilingin namin ang pagtupad ng mga planong to. Hilingin namin, Panginoon, ang pagtupad ng mga pangarap na ito. Dahil alam po namin, Panginoon, na anuman ang nanggaling sa iyo ay walang kalakip na lungkot, sakit o hirap, dahil ikaw ay Diyos na maputi. Kaya Panginoon, hayaan mo, itaas namin sa inyo ang mga plano namin ngayon at sa mga darating pang-araw. And seal this with your most precious blood, O our dear Lord Jesus Christ. To you all be the glory, honor, and praise. In Jesus' name, amen.